Okay guys, good morning. So meron tayong gagawin ngayon, isang Samsung. So kabibili ko lang ito sa magbubuti. Okay, dalawa ito guys. Ito yung LG yung isa. Susubukan natin sa dalawang yan kung sinong mabubuo or kung pares ko silang mabubuhay, no? Simulan natin dito sa LG. Hindi ko pa alam ang sira niyan guys. Kaya ako binubuksan kasi mga nabibili ko kasi minsan wala nang laman. Kaya talo ka kapag binili mo nang wala nang laman. So nabili ko to ng 200 ang isa. So worth it naman kasi kumpleto pa naman yung mga laman niya, no? So yung mga ganito sa amin guys ay bihira na, pero meron pa rin namang mga ilang gila na naghahanap ng ganito. So simulan natin dito sa LG. Lalagay lang muna natin dito sa lamesa ko, no? Wait lang. Okay guys, ito yung harap niya, yung front ng TV, no? So LG siya na Korean. So wala pa siyang saksakan, no? Lalagyan pa natin ng saksakan. Then ito yung kanyang ano, kanyang loob. May kukwento ako sa inyo sa about sa ganitong model, yung mga experience ko nung araw nung nag-aaral pa ako, no? Okay, saglit lang guys at merong customer. A few moments later. Okay, balik tayo guys, no? So hindi ko pa siya ginagalaw guys kasi nakat lang tayo, no? At mayroong nagpapagawa ng electric fan. So magkukwento muna ako dito about sa ganitong model, lalo dun sa mga nagsisimulang technician na may ginagawa pang mga CRT, no? Papansin niyo yung unit na to is mayroong para siyang box dito, no? Mag-iingat kayo dito guys, no? Kasi yung mga ganitong design, naka live ground to. Live ground ba tawag doon? So yung negative ng malaking capacitor natin na 400 volts, yan na rin ang negative nung lahat, no? So kung makahawak ka dito sa mga bakal nito, makukuryente ka, no? Kasi ibang design nito. So mamaya i-explain ko pa ng mas marami. So hindi pa natin hinahanap yung sira, pero meron na ako napansin dito. Doon sa may BCO niya, medyo kalug-kalug ito, medyo tinaas nila siguro, no? Yan, no? Okay, so balik tayo dun sa sinasabi kong delikado to dun sa mga nagsisimulang technician na hindi pa alam yung board. Okay, so ito, papakita ko sa inyo yung isang board. Kukuha lang ako. So meron ako dito nga TCL. Kung mapapansin nyo ito, dito sa dalawa, meron siyang tuner, no? Tuner ang tawag dito guys. So yung tuner na to, meron pa siyang magic box dito. Okay, so tinatawag ko na lang magic box para... wala lang. So ito wala, direct na siya, no? So in case na wala ito, halimbawa nabili mo itong wala, hindi mo pwedeng idugtong na lang ito dito. Kasi ito, ang trabaho nito, so hindi niya kinoconnect yung ground nito dito kasi meron niyang capacitor sa loob. So once na nirekta mo yan, makukuryente yung maglalagay ng it's either antenna lang, makukuryente siya kasi yung negative nito ay karugtong rin lang nito, no? So magkaiba yan guys, ha. So wag nyo nga hawakan yung mga bakal nito, no? Makukuryente kayo lalo't kung naka-chinelas kayong basa. So ibabaliktad ko para mapakita ko sa inyo yung capacitor na tinutukoy ko na. Kasi meron sa akin nag-message na nakukuryente sila sa ganito. Hindi nila naiintindihan, lalo yung mga estudyante pa lang ng electronics, no? So yung nakikita nila dito sa palabas ng iba na pwedeng hawakan yung ito. So dito hindi pwede, no? Kasi tingnan nyo yung capacitor na malaki. Ito yun, no? Yung 400 volts. Ito. Yan, no? The big one. Galing yan sa fuse, sa rectifier din. Pinakamataas na kuryente sa primary, no? So ito siya. Ngayon, ilalagay natin siya sa basher. Okay? Salamat dun sa mga basher. Okay, ito. Sa mga nanood, lalo na yung mga nanood na basher, thank you very much. O ito, tingnan nyo tong ground nito, ha. Saka yung kahit anong bakal dito na nandito sa may loob niya, no? So wala tayong tagahawak. So paano bang gagawin natin? Just imagine ito na lang yung tuner, no?
So ididikit ko to dito o itutusok natin dito sa tuner. Kung saan man pwedeng itusok na hindi siya hindi ko siya hawakan. Ayun. Kita niyo 'yan ha, nandun siya katusok ko. So itutusok ko doon sa negative nung capacitor na sa ng tester. So tingnan niyo mangyayari. Ayan oh. Oh, 'di ba? Magkarugtong. Ibig sabihin, itong live na to, halos live na rin siyang lahat. Kaya kung mapapansin niyo dito, yung boundary niya, tingnan niyo maigi no, ito oh. To. To. Halos pumunta rin sa kanya no. Hindi siya talaga totally na nakalock siya diyan no sa primary. Kasi kung titingnan niyo, itong connection nito halos pumunta rin lang, pumasok din lang sa loob. Hindi katulad ng mga ganito. Ito tingnan niyo to ah. Oh, tingnan niyo to. Ito oh, malaki yung kanyang space. Ibig sabihin, dito hindi mo pwedeng hawakan, dito pwede mo nang hawakan, no? Okay, so dito hindi mo talaga siya pwedeng hawakan dito kasi connected siya dito sa lahat nung pangalan nito. Buong board, okay? So hindi na natin pahabain, hanapin muna natin yung sira nito, no? Paalala lang 'yun sa mga nagsisimulang mag-repair ng TV, no? Okay? So hanapin ko muna yung sira, guys. Okay, guys, ha, balik tayo, no? So nandito na yung TV, wala pa tayong inihinang diyan kung mapapansin niyo, intact pa 'yan. Maganda 'tong nabili natin kasi medyo sariwa siya, no? Nakita ko lang yung mga hinang dito, yung mga ano lang naman, kokonti lang ang hininang. Ito lang ang hininang, guys, saka ito. So dito, wala pang nahinang, kahit yung flyback hindi pa nahinang, guys. Original niya pa rin yung hinang niyan. And then, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na delikado talaga ito hawakan dito. Para mas malinaw, ito na yung katabi niyang TCL, no? So, nasa na yung test prob? Tama natin test prob. So, nakita nyo yung malaking capacitor na to. Saka, itong malaking capacitor nito. Ito. So, unahin natin to, no? So, ito yung malaking capacitor niya. Ayan, no? Ito oh, 400 volts to 20 UF. So ito yung tuner niya, no? Kasi para pair, kasi tuner din yung tinusok natin doon. So ito, ididikit ko dito. So tingnan niyo yung tester natin. Kaya ba? O yan. O dito na lang oh, tuner din lang to, guys. Ito to. Ito siya oh. Didikit natin dito, no? So tingnan niyo yung malaking capacitor, didikit ko dito. So hindi tumutunog yung tester ko. Ay, yung tester ko hindi tumutunog. Okay? So hindi siya magkarugtong, no? Kahit dito sa mga bakal dito, ito. Ito yung bakal niya. So dikit natin dito. Wala, oh. Kasi mayroon siyang separation dyan, no? Okay? So dito naman, bilisan na natin, guys, kasi magre-repair pa pala tayo. Okay, so ito yung malaking capacitor. So ito yung pinakabakal niya rin. Tingnan nyo. Ayan o, oh, magkarugtong, no? So, yung mga bakal dito, ito, bakal niya. O, oh, magkakarugtong siya, guys, sa malaking capacitor. Linear kasi yung design nito, guys. So, ingat-ingat, no? Kasi dun sa nakikita ko sa FB, nagbibideo okay lang sa mic. Namamatay kasi nakukuryente. Paano na lang kung nagre-repair ka talaga ng ganito? Makukuryente ka talaga. Yung pangang mic pa lang, namatay na. Ito pa kayang board mismo ang hahawakan mo, no? Okay? May chance na makuryente ka talaga ng malakas. Okay, doon na tayo sa sira. So nakita ko na yung B+ nito, guys, na bumabagsak. Papakita ko sa inyo yung technique dito. Kung paano nyo aalamin yung sira, no? Okay, so maghahanap tayo ng pangtingin ng temperature. So nandun siya, nakita ko na. Okay, wait lang, kukunin ko lang siya. So ito, tingnan nyo yung temperature ng kamay ko is 32, 31, no? Kasi nagugas ako ng kamay. 33 yung palad ko. Then tingnan nyo itong tinatawag nilang edge out o yung transistor dito, no, na may damper. Ito, tingnan nyo yung temperature, 34, no, 35. So 34.9, 35 na lang natin, no. So nandito tayo sa heat sink nya. Dito nag-absorb yung hiinit at pinapalamig nya yung edge out saka yung vertical. Okay, so ibabaliktad ko na, ipapakita ko sa inyo yung nangyayari dito, no. Okay.
Huwag muna tayo mag-joke, guys. Seryoso tayo ngayon. Okay, so to. Tingnan nyo, mag-BB+ tayo. Sa may, ano tayo, sa may DC. So digital ako lumaki, guys, kaya pagpasensya nyo na hindi ako gumagamit ng analog. Wala pang nagre-regalo sa atin ng analog. Sana oh, sana meron. Okay, so to. Tingnan yung maigi, no? Sasaksak ko siya. Nasaan yung saksakan niya? Nakita ko kanina, bumabagsak yung B+. So, ang B+ nito, itong capacitor na to, connected din lang siya sa B+ dito. Pag binaybay nyo to, pupunta siya doon, doon, iikot, pupunta dito. So, dito may nakasulat na B+ dyan. Itutok ko para sa mga newbie, meron nakasulat na B+ dyan. Ayan, oh. B+. Okay, so doon natin tutusukin. Ano ba tong ano ko? Pati stand ko sira-sira na. Okay. Saksak ko muna, saksak din, tutukan niyo yung B+, tingnan niyo kung ano mangyayari. So yan oh, mayroong 90. Yung board na to, guys, ay 90 talaga yung B+ niya, no, kasi yung regulator nito is 90 volts talaga yung out. Okay? So ipapower ko, tingnan niyo mangyayari. Oh, bumagsak ng 52, 51. Patagalin lang natin ng konti para makita natin yung temperature ng etch out. Yun ang technique, guys. So, yan. Tingnan natin yung temperature ng etch out. Tinanggal ko yung saksakan, guys, ha. Huwag nyong gagayahin to habang nakasaksak. So, tinanggal ko yung saksakan. So, tingnan natin yung temperature ng etch out. Boom. O, oh, diba? 44, 43. Ibig sabihin, umiinit. Umiinit siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin, naipuin kong ganun. Ay, umiinit. Hindi nyo nakikita yung totoo, no? So, kaya ginamitan natin ng ganito, no? So, pag umiinit siya, ibig sabihin, bumabagsak yung voltahe, may humaharang. So, ang possible na humaharang, kasi nandun tayo sa may flyback, nagsukat, at dun rin laman pumunta yung B+, may tendency yung flyback or yung yoke. Pero sa ganitong TV, mga LG, bihira mag-yoke. Samsung ang maraming nag-yoke. Eh dito, flyback talaga siguro ang sira. Minsan yung capacitor kapag short, pero wala naman ako nakitang short, no? Okay, so tanggalin natin yung flyback. Hindi ko na ipapakita, guys. Ito ang ilalagay natin. Tandaan nyo na lang. So, meron siyang kulay red sa dulo, no? So, okay. So, yung number pala ng ilalagay natin ay, ano, 380C. So, yung number nito is 177E. Okay? So, tatanggalin ko na, guys, and then pakita ko na lang sa inyo kung under na siya, no? Okay, guys, so napalitan na natin yung flyback niya. So, nagtutumba-tumba yung aking stand. Uy, huwag ka nang sumingit sa oras. So, ito yung dati niyang, ano, dati niyang flyback. So, mapapansin nyo, wala yung red dito kasi yung flyback na tinuro ko kanina, inilagay na natin dito. Yun na yung red, no? So, second hand lang to para mapatunayan ko sa inyo na yun talaga yung sira, no? So, okay, so, subukan na natin ngayon kung babagsak pa ulit. So, dun tayo sa B+ ulit. Gaya ng kanina. Then, sasaksak ko. Saksak. So, mayroon siyang 90. Then, pag pinawer natin, remote muna. So, yung 90, yan yung B+ niya, guys. Ngayon, magiging 115 yan pag nag-on na siya, no? Kasi magbo-boost na. Yung may boost yung flyback nito, okay? Okay? Power. Yun, 114 na, guys. So, yung tinutukoy kong boost, yun, no, makikita nyo. Ayan, no, boost. Boost up ang tawag namin dyan. So, nagbo-boost yan kapag umander na yung unit, no? So, tingnan natin dun sa harap. So, yun o, meron na, guys. So, maandar na, no? So, lalagyan natin ang antena ngayon. Okay, baba, 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 baba. Okay. Lalagyan natin ang antena. Wait muna, guys. Pause ko lang muna, guys. Okay, guys. Testing na tayo, no? So, ito na yung TV. Yun na yung playback na pinalit natin. So, wala pa tayong mga pinapalitang iba dyan. Maliban na lang dun sa may flyback, saka yung gumagalaw-galaw na IF na to, o yung sa may BCO to nakalagay, guys. So, pinalitan ko na to kasi gumagalaw-galaw yung top nya, yan o. Okay, so
testing natin, nilagyan na rin natin ang antena. Ayun. So power na lang ang kulang. Nasaan na yung remote? Kunin ko lang yung remote. Power. So tingnan nyo guys, buo na. So nabili lang natin to guys. So magiging pera to kung merong bibili. So yan na siya guys, oh. So ang kulang na lang dito ay kukondisyon na lang natin yung mga makikita kong hinang sa capacitor, kung meron diyang low ESR na ay high ESR na. So then tingnan natin. Ay, hindi pala tayo pwedeng magalipat ng ano, baka maano tayo, ma-copyright, no? So sana may natutunan kayo. Hindi na natin pahabain yung video guys kasi nag-i-skip din lang naman yung iba, no? So meron pa tayong isang gagawin doon, ayun, no? Yung Samsung, yung nauna doon. So okay, so hanggang sa muli guys, maraming salamat sa mga nagtsatsagang nanood sa ating channel. Salamat ulit, peace out.